ba yun? Napatawanan mo po ako. Siyempre, may kasalan, natatakot kayo. Pero saan tayo natatakot? Natatakot pa kayong baka mapunta pa kayo sa impyerno? Hindi po, ang iniisip ko po kasi dito. Kasi, hindi po ba bilang anak ng Diyos at sa ating Kristiyano tayo. Yung minsan na alam natin kasalanan na ginagawa pa din natin. Alam natin mali, pero nagawa natin. Ang iniisip ko po kasi, baka mamaya, sa dami ko nang nagagawa, yung hindi ko naman inano na yung baka magsama ng Panginoong Jesus. Kaya lang, yung ano ko, yung magbigyan ako ng ano, yung kaparusahan. Kasi, di ba dapat kasi, ang ano kasi natin, bilang isang Kristiyano, pilitin natin, hindi lang yung makita ng mga tao sa paligid natin, yung sa sarili mismo natin na maiwasan na natin yun. Kaya lang talagang may time talaga, minsan hindi ko na ano, nakakagawa talaga. Nag-gets ko po. Ito po yung tanong ko. Halimbawa po, may nagawa kayong kasalanan. Halimbawa lang po. Ngayon, nakagawa ka ng kasalanan, sumama talaga ang loob mo. Siguro, nagalit ka sa anak mo, sumama yung loob mo, namura mo, napalaw mo, bigla pa ho inatake na matay. Hindi ka napapagsisi sa Diyos, hindi mo nasabi sa Diyos. Tanong ko po, saan kayo mapupunta? Langit? Impyerno? Sa langit po. Ayun. Bakit po? Kasi, ang ano ko po kasi, alam ko tinubusan ng Panginoon, Jesus lang kung masalanan ko yung past, present, and future. Naano ko naman po yun na sa langit ako, kaya lang, naano ko lang kasi, yung sa patuloy ba na lagi nang gano'n. Parang, nagkakaroon ako ng takot, yung ako yung bigyan ng kaparasahan na baka hindi ko kayanin. Yun ay naano ko gano'n. So, naiintindihan ko na mo yung pinag-aalala nyo. Ito po yung kasalanan na magagawa pagkatapos maligtas. So, ang sagot, nasa unang one. Tingnan natin sa Biblia. Unang one. Chapter 1, verse 10. Unahin ko po yung verse 10, then aatras ako sa verse 9. Unang one. Chapter 1. Unang 1. Pwede po basahin niyo po yung chapter 1, verse 10. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Unang 1 po, hindi 1. Unang 1. Hindi siya 1. Unang 1. First John. Sa huli, sa huli, sa dulo po. Yan po ay John, di ba? John na. Unang 1. Unang 1 po. Chapter 1, verse 10. Kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Okay. So, tayo po, naligtas na, pero makakagawa pa rin ng kasalanan. Kasi tao lang po tayo, may sinful nature. Kapag nakakagawa po tayo ng kasalanan, verse 9, basahin nyo rin po. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng kaliguan. Atras tayo, verse 3, basahin nyo rin po. Ipinahayag natin sa inyo, iyaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na aming pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Okay. So kapag nagkasala po tayo, minsan ginagamit nyo yung term, Panginoon, patawarin niyo po ako, nakagawa na naman ako ng aking kasalanan. Actually, alam natin, napatawad na po lahat. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan, pinapahayag. Sabi dito sa verse 9, sinasabi natin,
pag nakagawa po, nag-sorry sa inyo, di ba okay na? Anak nyo pa rin, pero hindi nyo siya tinatakwil. Ibig ko sa inyo, pag nakagawa ng kasalanan yung anak nyo, pag nag-sorry, okay na ulit, di ba? Ngayon, kapag hindi tayo nakapag-sorry sa Diyos, hindi natin naipahayag, anak pa rin tayo. Kaya lang, ang napuputol po yung fellowship. Yung fellowship, yung magandang samahan, yung pakikisama. May tampuhan kayo. Kung ayaw niya pong mag-sorry, walang pansinan sa bahay, di ba? Pero, anak niyo pa rin siya, tama? Ngayon po, pag nagkasala po kayo, hindi na tayo natatakot. Tama po yung sagot niyo, langit pa rin. Tama kaya lang, kung kayo po ay nasa kasalanan, papatuloy sa kasalanan, talaga pong putol yung pakikisama sa Diyos. May mga kasalanan po na kahit hindi nyo po masabi, dahil hindi nyo nga rin alam at dahil baby Christian po kayo, di ba? Yung Diyos po, pag nagkasal po, pinapalo tayo. Hindi ka na pupunta sa impyerno, pero mayroon pong pagpalo. Di ba sila pinapalo nyo? Okay. Kapag yung kasalanan hindi mabigat, pinapalo nyo hindi. Hindi. Di ba? Pero pag mabigat, kahit mag-sorry yan, nag-sordos. Di ba? Kasi bilang nanay, mahal nyo siya, kaya nyo siya pinapalo, di ba? Ganun po yun. So minsan nagnalilito ang mga brothers and sisters sa mga nagagawa nilang mga kasalanan. Okay? Pero pag nakagawa ka po ng kasalanan, ang issue po yung fellowship, yung pakikisama. Ligtas ka pa rin, anak ka pa rin ng Diyos, hindi tayo natatakot sa impyerno. Bakit? Kasi kung pupunta pa tayo sa impyerno, walang halaga yung kamatayan ni Jesus. Kasi yun na yung pambayad. Naintindihan niyo po? Tapos na lahat eh. Kaya kung nakagawa uli ako ng kasalanan, ito yung naging problema. Yung inyong fellowship sa Diyos. Yung pakikisama. Parang may tampuhan na mahirap manalangin. Di ba? Halimbawa, kayo ni Mr. nagkatampuhan. Mga kayo, Daddy, yung hinihingi ko ha. Mahirap sabihin, di ba? Kasi may tampuhan. Tama po. Pero, nandun pa rin yung relasyon. Kaya pagkapag nakagawa po kayo ng kasalanan, minsan, nag-aalala tayo, medyo natatakot. Hindi takot sa impyerno, pero ang takot doon, yung palo. Okay? Ano po ang gagawin nyo pag ganun? Di ba, sinasabi lang natin sa Diyos, pasensya na po kayo, o alam naman ng Diyos yung kasalanan. Yung parang mag-ina, inaamin mo sa Kanya yung nagawa nating kasalanan. Bagaman alam natin na patawad na, di ba? Pero bakit mo kailangan sabihin sa Kanya para yung tampuhan mawala? Para hindi maputol ang fellowship. Naintindihan nyo? Pag minsan kayo po sa family, may nagkatampuhan, di ba minsan hindi kayo nag-uusap ng ilang araw? Minsan na ngayon. Parang ganun din. Kung may kasalanan tayong nagawa at hindi po natin nasabi sa Diyos, pasensya na kayo. Di ba? Mahirap manalangin. Kahit manalangin po kayo, alam mong mayroon kang kasalanan, wala. Walang saya. Walang peace, di ba? Kasi alam mo, may kasalanan ka. Kaya nga pinapahayag natin sa Diyos. Sinasabi na, Panginoon, nagawa ko na naman po. Tulungan niyo po ako na hindi ko na maiwasan na po ito. Pero minsan, natitisod pa rin tayo. Kasi nga, meron tayong sinful nature. Pero ito po yun. Meron po Holy Spirit na sa atin. Okay? At kung nagawa mo ulit yun, talagang papaluin po kayo. May palo po yan. Kapag na-realize mo na, dahil dito, napalo na naman ako. Kaya nga, ang nangyayari, yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang habag sa atin, yun ang motivation natin para mabago talaga. Naintindihan niyo po. Bagaman ginawa ko, hindi pa rin ako tinakwil, nakakakonsensya. O ginawa ko ulit, pero mahal pa rin ako ng Diyos. Minsan sa sermon, maririnig niyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. Kapag ganun, yun po yung factor na unti-unting at nagagawa po natin iwasan talaga yung kasalanan. Kaya mahalaga po nagpapatuloy tayo. Pero sister, wala na tayong takot sa impyerno. Tama? Ano mang mangyari? Langit, impyerno. Langit. O, isa pang example, isa pa. Nabawa mo, umalis na kayo lahat dito. Sabi ni Pastor Lee, Sister Doris, kayo po ang in charge sa paglilinis, ha? Meron pong batong malaki dito. Alam nila siguro to. Ngayon, kinuha yung bato, tinapon yung ulo, may tinama ang bata. Nadali po ulo.
bagsak po siya. Example lang po, namatay. In this case, nakapatay po kayo. Pag kayo po ay kunin na ng Diyos, saan kayo pupunta? Langit, impyerno. Nakapatay po kayo ng bata. Langit. Langit. Bakit po? Kasi, yun nga po, lahat ng kasalanan po, tinubos na talaga ng Panginoon. Tapos siguro po yung halimbawa, yung ano yung sample na nakapatay, hindi ko po yung sinadya. Pero halimbawa sinadya mo talaga. Oh, halimbawa nasadya mo talaga. Halimbawa yung kapitbahay nagtaaway kayo, anak niya to. Halimbawa po. Yung bugso ba ng damdamin, doon talagang nasadya mo. Hindi mo kasi napigilan eh. Ano lang siguro, padaplisan ko lang kaya lang, tamaan talaga. Ano po si sir, sa tingin niya? Langit pa rin, impyerno na. Sa langit pa rin po. Bakit po, di ba, napatawad na? Opo. Okay. So, hindi ko po sinasabing pumatay na kayo, joke lang pala. Yun po yung peace natin. Yung kinanta kanila, kay Kristo ay magtiwala ka. Yung pinagtitiwalaan natin, hindi yung ginagawa natin, yung ginawa niya. Yung ginawa niya, niligtas na po tayo. Makakagawa pa rin tayo ng mali, di ba? Pero yung pagtitiwala natin, sa kanya pa rin. Kasi tinubos niya na tayo lahat. Kasi tayo po, bilang tao, makakagawa at makakagawa ka ng kasalanan. Ako, Pastor, hindi tao lang tayo. At minsan nakakagawa tayo ng kasalanan na hindi natin alam, kasalanan na pala yun. Nakalimutan na natin. Halimbawa, may dumaan po na babae, medyo malaswak. Kataman po, babae. Alandi? Sa isip mo lang. Sa time na yun, sinabi mo yun, pero nakalimutan mo. Pero parang hinamak mo na siya, di ba? Pero hindi nag-acknowledge sa utak mong kasalanan yun. Tama po? Oh, pati yun, napatawad na, di ba? Kaya nga sa unang 1, tingnan niyo po, ibaba natin. Chapter 2, verse 2. Oh, yan. Unang 1, chapter 2, verse 2. Basahin niyo po, sister. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang para sa ating buti, para din sa kasalanan ng buong sa buhay. Ano bang nagdadala sa tao sa impyerno? Sa tingin po ninyo? Kasalanan? Lahat ng kasalanan, binayaran na niya. Pati nga yung mga kasalanan ng mga nasa labas, di ba? Pero bakit pupunta pa sila sa impyerno? Dahil hindi nila so, klaro na yung kasalanan. Kayo, alam nyo na, kasalanan, bayad na. Eh, yung kasalanan nga nila, bayad din eh. Di ba? Kung saan tayo nagtitiwala sa Diyos, yung ginawa niya, binayaran na, di ba? Kaya sa mga magagawa po natin mga kasalanan, makapag-sorry man kayo sa Diyos o hindi, eh, ligtas pa rin. Langit pa rin. Pero kung minsan, nagagawa po natin yun po, napuputol yung fellowship sa Diyos. Wala pong kapayapaan. Kayo rin po ang kawawa. Parang sa bahay na walang usapan, naiintindihan niyo po yun, kaya nga, oo, tunay na kaligayahan. Walang kaligayahan, tumakit. Eh, nagpapatuloy ka sa mali eh. Pero sa Christian life po, kung nagpapatuloy ka po na na-acknowledge mo yung kasalanan mo sa Diyos at nakakapagpatuloy po kayo sa fellowship, siya po mismo, ang Diyos, siya po mismo ang babago po sa atin. Tapat po siya. Tayo po ay sinungaling. Pero, nandiyan po siya na aalalay sa atin. Kaya sa mga nagagawa niyo pong kasalanan, it's up to you. Kung patuloy po, kung may palo po yan. May palo. Kaya may, meron po tayong kakayahang manindi. Langit po kayo, langit na. Pero, kung magpapatuloy kayo sa kasalanan, may dalawang uri ng Kristiyano. Yung nagpapatuloy, at yung nagpapatuloy po sa biyaya ng Diyos. May dalawang anak, makulit, mabait, pero mahal niyo silang pareho. Diba? Pero yung makulit, hindi yung nakakakuha ng maraming gift sa inyo. Ang mabait, yun ang medyo napapaboran minsan, diba? Pero makulit, bagaman makulit, mahal niyo pa rin. Pero yung pwedeng makuha niya na gift mula sa inyo o yung pagpapala, kaunti na kasi nga makulit siya. Minsan makulit, naglayas pa. Tama? Pero anak niya pa rin, di ba?
matatanggap niya ba yung suporta niyo? Hindi na, naglayas eh. Kaya, kakain siya ng kung ano-ano, basura sa labas, magiging pulugi siya. Pero anak niyo pa rin, di ba? Pero yung nasa pudir niyo, na-i-enjoy niya kasi kayo ang magpo-provide ng lahat. Tama? Pero anak niyo pa rin. May dalawang ganyan Christian. Tama po? Anak pa rin sila ng Diyos, pero yung makulit, kawawa yung buhay niya. Ilagay natin yung sarili natin ngayon. Ako yung makulit na anak. Kaya ganito, gusto kong evangelize si Mister, hindi ko makuha. Bakit? Kasi patuloy kong ginagawa yung mali. Patuloy. Tama po? Kayo rin po. Ligtas kayo, pero yung mahina, parang matamlay ang buhay Kristiyano. Kasi nga, mahal tayo ng Diyos, pero galit siya sa kasalanan. Tama po? Kaya nga, nag-church po kayo. Minsan, hindi kayo, busy kayo, di ba? Pero ito po ang church ay hindi parang ritual. Yung pagpunta sa church, kung kayo po ay nasa, talagang nasa puso mo, kahit busy ka po, kasi alam mo, sa pamamagitan po ng church, dyan magpapatuloy ang buhay Kristiyano nyo, dyan kayo lalago, at para rin po yun sa inyo. Sa church, huwag po yung motivation nyo yung mga brothers and sisters, yung Diyos, yung tatay, ating. Kaya ulitin ko po, makakagawa pa rin ng kasalan. Pero anak ka pa rin ng Diyos. Ang problema, kung nagpatuloy, sabi ko nga, makulit at mabait. Kung ikaw yung makulit, kaunti yun. Kahit minsan, pahingi, bahala ka dyan, sabi ng tatay niya. Tama po. Kasi nga, makulit. Pero pag makulit ka, nag-sorry ka, sige, halika na nga, anak. Pero makulit, gumawa ng mas malalim na kasalanan, okay, anak. Pero, kami na nga yung dos por dos. Mayroon po yan. Paano? Kasi sign ng pagmamahal. Kasi ayaw ng Diyos, mapariwara po kayo. Di ba kayo po, ito mga anak? Pag sinabi yung mindi, huwag kayong punta sa barkada. Huwag kang makipagsayawan dyan. Tumakas. Di galit kayo, di ba? Pag uwi niyan, kahit mag-sorry, may nakahanda ng pamalo. Pero anak niyo pa rin siya. Pinapalo niyo, hindi dahil sa galit kayo, pero mahal niyo kasi. Alam niyo, pwede siyang mapariwara sa labas. Pero siya, bagaman mag-sorry sa'yo, hindi, anak niyo pa rin siya. Tama po, nasa bahay pa rin siya. Pero, di ba, walang imika niya. Lalo na siya, hindi kayo nahihiya siya. Di ba, kumakain na po kayo, kahit na yung, hindi niya masayang, maiabot mo nga yung ulam, mahirap. Tatayo pa yan, kukunin niya yung ulam. Hindi yan. Ang hirap ng buhay na ganun, di ba? May mga ganung Kristiyano. Anak sila kahit nasa church, hindi sila makapagsalita, hindi sila makahingi sa Diyos kasi alam nila may mali sila sa kanilang puso. Kahit sa prayer nila, ramdam nila, hindi sinasagot ng Diyos kasi may natatagong kasalanan o paulit-ulit na kasalanan. Ngayon, paano ko yung matapagtatagumpay ang pastor? Ito po, natural niya po ma-experience sa church habang nagpapatuloy po kayo. Ang Holy Spirit po ang kikilos. Kung nakita niya sa puso niyo na talagang gusto niya po talaga magbago, tulungan niyo ang inyong sarili. Pero kung maulit mo uli, ang isasabihin ko po, di sabihin niyo sa Diyos, ipahayag niyo sa Kanya. Pasensya na po, Panginoon, nagawa ko na naman. Ah, okay anak, sige, next time ulit, tingnan natin. O pag nag-ipahayag ko lang po. Pero tingnan niyo po, habang padami ng padami, marirealize nyo po sa puso nyo napakabuti ng Diyos. At yun ngayon ang motivation para po kayo magbago. Last po, Tito, Titus, para mas maintindihan. Tito chapter 2, 11 at 12. Basahin ko ninyo. Sapagkat nagpakita ng biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwin ang kasamaan at makamagong pagdalasa ay dapat tayo mamumay ng may katinoan, matuwid at banal na sa
kasalukuyan ka naman. Tignan niyo po ha. Nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan. Naintindihan niyo na yung kaligtasan, di ba? Di ba biyaya po yun? Pero sa verse 12 na nagtuturo sa atin. Actually, kung lagi niyo pong nare-recall, naiisip ang kagandahang loob, kabutihan ng Diyos, pagmamahal niya sa inyo, tuturuan kayo noon para kayo mabago. Ako po, anak. Ito, example ko po. Alam ko, yung tatay at nanay ko nagpapakahirap para pag-aralin ako noon. Nung ako po ay high school, pinadala po ako sa bayan para mag-aral. Niwanan ko po yung barangay kasi barangay high school lang. Pinadala ako. Kasi mas mataas yung learning sa bayan. Una ko pong mahiwalay sa kanila. Pero alam niyo po, nag-aral ako mabuti. Bakit? Lagi kong iniisip, si nanay at si tatay nagsasaka para may pandalang pang-aral ko. Yun lagi. Nung automatic po ako nag-aaral. Bakit? Alam po yung hirap ng tatay ko. Nandun, maghapon sa bukid. Pero, nagpo-produce po sila ng pera para mayroon po akong pang-aral. Kaya, yung pagmamahal nilang naiintindihan po, yun po yung nag-udyok sa akin para mag-aral mabuti at huwag mag-barkada. Ganun din po sa Diyos. Kung naiintindihan nyo po yung pagmamahal niya, yun po yung magtuturo sa inyo na itakwil na yung kasamaan. Bakit? Yun ang pumatay sa Diyos, naiintindihan po ninyo. Pero, may mga anak na talagang sutil. Kahit alam nila yung sakripisyo ng tatay nila, wala silang nagbubulakbol pa rin. Anong magiging kinabukasan? Hindi maganda. Tama? May mga Kristiyanong ganun, kaya ang buhay po nila, walang nangyayari. Hindi nila maakay yung mga mahal nila sa buhay, bagaman ligtas po sila. Ayaw maniwala ng mga tao kasi nga, nakikita yung kasalanan sa kanila. Pero anak pa rin po sila. Tama po. Langit na po tayo lahat, pero may dalawa. Yung makunit, nakakahiya, baka walang reward. Pero yun ba eh, ginagawa niyang lahat, yun po yung may reward. Naintindihan niyo na po. Kaya dun po sa kasalanan, huwag kayong matakot na baka mapunta pa sa akin, hindi po. Ito po, ang matakutan niyo, palo. Ngayon, simple lang. Kung ayaw niyo ng palo, ipahayag natin, pasensya na po. At isipin niyo po yung biyaya ng Diyos, tuturuan niya po kayo na itakwil yung mga kasamaan. Naintindihan niyo po, illustration ko ako sa tatay ko. Lagi kong iniisip ng estudyante ako, nagpapakahirap sila sa bukid. Ako dito, ayos yung aking tinitirhan, nakakapunta ako ng school, meron akong pambayad. Pero bawat barya, napakakawalan ko kahit bumili ako ng snack ko sa kantin, napakabigat sa puso ko na gastusin yun. Hindi ko gagawin itong pupunta ako sa computer shop, hindi pwede. Mag-aaral ako kasi alam ko yung hirap nila. Tama? Yun yung puso ng maayos na anak. Pero may anak na, bahala sila magpakahirap. Dun na lang ako sa computeran. Pero ano pong mangyayari? Kahit maghirap, hindi alam ang kinabukasan niya pangit. Ang buhay niya magiging pangit. Tama po. Anak pa rin siya, pero pangit ang anak niya. Tama? Ang buhay ng anak. Tama? Ganun din po sa mga Kristiyano. Nakuha niyo na po, Sister Patis. Kaya, pag nakagawa po ng kasalanan, ipag-pray nyo, natulungan kayo na matagpagumpayan ito at hindi ulo bumagsak. Pag nabagsak po tayo, tayo lang kaagad. Naintindihan po ninyo. Pero yun napatawad. Bakit natin sinasabi? Para yung fellowship hindi magpatuloy. Tama po? Para magpatuloy yung nandito yung peace sa puso. Itulihan? Kasi kung hindi, kayo rin po ang kawawa. Parang yung Christian, basang sisi, o nandun sa, nakikilig ka pa, sir. Inaantok na lang. Kasi wala mo. Alam niyo sa puso niyo, may mali. Tama po. Pero kung ayos na, ang sarap-sarap magmanood ng sermon, makinig, magbasa ng Biblia. Bakit po nasasabi? Na-experience ko rin po yan. Opo naman. Nung baby mo, maglilid ng kanta. Pero alam po, kagabi may ginawa akong mali. Naiiyak na lang ako. Nung pasunod, umiiyak, hindi nila alam. Pero sa puso ko, may nagawa kasi akong mali.
Walang face. Nanahiya ako sa Diyos. Sunday, nag-ano ko, nagpakanta-kanta ako. Pero, isang araw po talaga, tumulo yung luha ko. Mali. Yun po, na-apply ko. Inalala ko lang yung biyaya ng Diyos sa akin, natural. Lalampasan ko na po yung kasalanan na yun. Naiwanan ko na. Kasi bagaman ginagawa ko, patuloy lang akong minamahal ng Diyos. Na akong insensya, di ba? Yun po yun. Kaya nagkaroon ng peace. Bata pa po sa pananampalataya, pagdadaanan niyo po yan. At least, nabigyan kayo ng sagot. Satisfied po kayo sa sagot? Kung hindi pa, marami pa. Pero dapat, ano po, yung sa kaligtasan po, ilang percent? Sa puso nyo, 100%? 99%? 100%. Langit na po, talaga. Nagiging masaya, napakasaya po ng isang tao may tunay na kaligtasan. Wala na po ibang tanong? Wala. Okay, kay... Pasensya, mahina talaga ako sa pangalan. Ano ulit si Jake ka?